Yan ang magandang-magandang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating pong mga kababayang OFW, kumusta-kumusta po kayo? Sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi, mapagpalang araw po sa ating lahat. By the mga idol, ang ating pong pag-uusapan at ngayon, ang ating pong bibigyan ng reaksyon muli ay ito pong si Boosted. Alam niyo po ba mga idol na kung ating pong susumahin na maigi kung titingnan po natin, at hindi ako nagkakamali, ano, correct me if I'm wrong, pwede po kayong itama sa comment section. Parang magwawan man pa lang nang pinasok ni Boss Div ito pong pagbablang. It is because nasa bakasyon pa siya, gusto niyang maging makabuluhan yung kanyang mga oras, magamit niya at maitulungan niya ang kabusiness sa family, matulungan niya si kabusiness, so pinasok niya ang pagbablang. Ano po ang punto rito? Sa nakita po natin, doon po sa ating first video ng ating pong na-picture po si Boss Dev, ay umani po ito ng positibong pananaw. Marami po ang talagang tumugon na sana ay ipagpatuloy ni Boss Dev itong kanyang pagbablog. Nagustuhan, kumbaga, nagustuhan siya ng karamihan. Isa po sa napansin nila ay yung kanyang positive outlook ano sa pagbablog. Pasintabi naman po kay Papa din sa sana po ay wag naman pong malungkot si Papa din sa no kasi po parehas naman po sila pero kahit magkapatid sila ay meron talagang may kakaibang kumbaga attraction ang bawat manunood sa kanila kung ano po yung nakikita nila na naa-attract sila sa bawat isa doon po sa magkapatid. Iba naman po si Papa Dennis, iba naman po si Booster. Pero dito po mga idol, napansin po natin in one month, ito po ay isang napakagandang indikasyon. Ano po? In one month, ay talagang napansin natin na naitaas ni Booster, naiangat ang Kabusiness Family. Ito pong channel ng Kabusiness Family, kung titingnan po natin, ay parang ano lang to, parang good vibes lang. Actually, marami na pong mga pagsubok na mga ginawa sila kung paano nila i-aaren sa kanilang video na magugustuhan ng karamihan. Pero pansin po natin na tila ang mga video rito ay hindi siya gaanong, may nanonood naman ano po, pero parang hindi siya gaanong active kasi nga nakafocus sa ka-business. So medyo ano lang, on and off ito. Pero itong isang buwan na nakalipas na nandyan si Boss Dev, ay talagang nakita natin na talagang niyakap siya ng tao. Napataas niya ang subscribers. Pangalawa, nagkaroon ito ng acceptance sa mga tao. Ito po ang patunay, papatunayan ko po sa inyo mga idol, na talagang niyakap at nagustuhan ni si Boss Dev ng mga tao. Ito pong patunay. Panoorin po natin itong paliwanag. Sana po ay pakinggan po maigi ito pong paliwanag ko rito sapagkat ipapakita ko po sa inyo ang prueba na si Boss Dev po ay nagustuhan ng tao. Okay, panoorin po natin ito. So tingnan po natin mga idol, ito pong Kabusiness Family. Mula po nang hinawakan ito ni Boss Dev, ito po siya nag-start humawak. Excuse me po. So dito po siya nag-umpisa mga idol. Ito pong 3 weeks ago. Ito siguro good vibes bumpera eh. Tsaka para din yun sa mga taong So dito siya nag-umpisa. Dito siya nag-umpisa sa 1 month ago. Okay. Ibig sabihin, mula po nang hinawakan ni Boss Dev itong Kabusiness Family Channel, isang buwan na ang nakalipas. Kung mapapansin po natin, ito pong first 23,000 views ano po, in 1 month. And the next vlog po niya, pumalo po ng 26,000 views. And then, yung luto ni Boss Dev, pasado ba 24,000? Ang sumunod po ay itong kanyang surprise para sa mga baby kagwang, 30,000. Medyo mataas-taas, ito po ang pinakamataas na views. Ito pa. Palaro, itong kanyang palaro ay umabot ng 32,000. Ang sumunod ay yung regalo niya kay Kabusiness, have 24,000 views. And then Ulam Challenge, 24,000. Ayun, announcement, 26,000. No? Then sumunod, happy 50K subscribers dito. Tumaas na po yung kanilang subscribers, 25,000 views. Kung matitingnan po natin,
Mula po naman doon, umungsad na uli ngayon na naging 50.6. So, ano na po siya? Road to 51,000 na po sa loob ng 232 videos. Ito pong Boss Div, may munting regalo, 15,000. Then 18,000 na Boss Div, may plano para sa ating mga kababayan. And then ito pong latest niya, wala pa po isang oras, ano po, ay 8.6, 350 isang linggo, paano nabubuhay. Ito po yung kanyang pagbera. So kung mapapansin po natin, ito pong video nito, mula po nang hinawakan niya, ay tumaas po ito. Tumaas po talaga ito. Patunay lamang na itong si Boss Div ay niyakap ng mga ka-business family. Ibig sabihin, talagang minahal siya rito dahil kung hindi siya nagustuhan ng tao, hindi po ganito ang magiging resulta nito. Okay? So kung atin pong i-analyze ito, 50,000.6 followers. Sa ganitong klaseng takbo ng views, napakalaki po ng percentage rate po ng views na yan. Ang viewers rate po niyan, malaki po yan. Kasi 50,000 eh, almost nangangalahati ng followers ang nanonood dito. So papapatunay lang na ang isang Boss Div ay talagang nagustuhan ng tao. Ano man klase ang kanyang mga vlog na papasukin, it's either good vibes, pagluluto, kasi may mga pagluluto dito. Pero dito po sa charity mission, pinasok na rin po niya ito. Ito po ang isa sa pinakamagandang kumbaga pinakamagandang indicator, mga idol, na talagang si Boss Div ay nagustuhan ng tao. So ayan po mga idol, nakita po naman ninyo, no? Ito pong pag-angat ng channel ay napakahirap po kung hindi mo o kung hindi ka nagustuhan ng tao. Kasi una, organic followers naman eh. Kahit sabihin natin kung ka-business community, tulad yan ang sinasabi natin, magkakaiba po ang pagkakahilig ng tao. So dito, napaangat niya 50.6 something sa kasalukuyan, isa ho sa napakalaking ano na yan, kumbaga pagbabago, ano po. At the same time, itong number of views. So kung atin pong susumahin at kukunin natin yung average views dyan, well, hindi bumababa yan ng 25,000 para views eh. Kasi may 24, may 32, ano, kung kukunin mo yung average, ilalagay mo lang sa gitna, then pasok siya sa 25,000 followers in every videos. Maliban lang doon sa upcoming, yung pong bago pa lang ano, na 8 point something pa lang. Wala pa namang one day. So, ano po ang kagandahan dito? Una sa lahat, isa po ito sa indikasyon na pwedeng tingnan ni Boss Div kung talagang papasukin niya ang pagbablog. Una, nabanggit naman niya na gusto rin niyang tumulong. So nakikita natin na andyan po yung desire niya na mag-vlog din. Gusto niya. Napakagaling gumawa ng kumbaga yung konteksto ng video, kung paano niya gagawin yung kabuuang video. Sa pagtatanong ay kalmado, nandyan po yung talagang relax na relax siya. At mayroon po siyang positivity talaga na na-attack niya ang tao, no? Yung bang pagkatingin mo pa lang ay talagang mapapaklik ka sa video kapag Boss Div ang pinag-uusapan. Ganun po yung bit-bit na positivity at aura ni Boss Div pagdating po sa acceptance po ng mga tao. Isa pong malaking katanungan dito ay kung paano niya ito itutuloy. Una, alam naman natin na si Boss Div ay nag-aaral at mayroon po siyang mayroon din po siyang plano, mayroon po siyang nais gawin sa buhay niya, di po ba? Mayroon din siyang mga goal sa buhay niya. So, paano niya ikukonsidera ngayon itong pagbablog? Paano niya? Ito po yung papakaabangan natin eh. Paano niya ikukonsidera? Pwede bang pagsabayin niya yung kanyang profesyon kung sakali at dito po sa pagbablog? Kasi nakikita natin, sayang, ano? Kasi andyan po yung karisma niya eh. Talagang nakikitaan natin. Ako ang tansya ko rito, kung magtutuloy-tuloy siya, then
6 months or 1 year, mayroon po siyang talagang magandang resulta sa larangan ng pagbablog. Mayroon po yan magandang resulta. Pangalawa, nakita din natin yung ugali ni Busdib na tulad din naman. Dito, magkakaparehas sila ni Papa Dins, no? Wala silang ano, wala silang pakimi-kimi. Kasi nung mga pinasok nila yung iskinita doon sa pagbibigay ng stamp, nakita natin, walang, kumbaga, pa-ek-ek-ek-ek, ano? Ibang, basta pasok, wala silang iniisip kung ano pa man, no? Hindi nga sila madidiri na sabihin, anak ako ni ka-business, ganito, ganyan. Wala, wala. As in, inilagay nila ang kanilang sarili, ano po, doon po talaga sa level ng mga tao na doon, pumasok sila sa ano eh. Nakita ko nga ay talagang simpleng-simple. Si Papa Dens, naka-chanelas lang. Si Muslim, simple lang din ng mga pumasok. Ano. Ito po ay isang indikasyon na talagang mahal siya ng masa. So, sana, sa pangalawang pagkakataon, ito naman po, itinutulak talaga natin na sana, Busdib, ay ituloy mo ang pagbablog. At nasa sayo lang kung paano i-adjust yung oras kasi ano lang naman yan. Siyempre, time management. Alam namin na mas priority pa rin po yung pag-aaral at profesyon mo. Pero, siyempre, ngayon po na naramdaman mo ang pagbablog, I do believe na hahanap-hanapin mo ito. I do believe na talagang hahanapin mo kasi iba po ang kasiyahang idinudulot sa atin ng pagbablog. It is the reason why na nandito tayo sa social media kasi iba po ang ating nararamdaman dito. Di po ba? Sabi pa nga, kung masaya ka sa isang bagay, iyan po ang rason kung bakit yung ipinagpapatuloy na gawin. At sa nakaranasang ito ni Busdib ay nakikita ko na talagang mapapaisip siya. At ito ang pinakamaganda. Kung magtutuloy-tuloy naman si Busdib, ano kaya ang posibleng ano, maging title? Yan ng pimpumpong ka-business family kasi parang ka-business. Or pwede ba siyang gumawa ng kanyang pangalan mismo? Ano po, Papa Dins si Papa Dins, di ba? Papa Dib, di ba? Parang ganun. So, paki-comment nga po, bigyan natin ng suggestion. Paki-bigay lang po natin ng suggestion kung sakali man para magkaroon siya ng idea. Although, siya naman po ang masusunod at siya pa rin po naman ang magbibigay ng kanyang pangalan. Pero, at least, para lang po sa comment section sa ating pong mga followers, sa ating pong mga viewers, ano po, sa community ng ka-business, ano po kaya yung pinakamagandang pangalan na pwedeng ilagay niya doon sa channel. Kasi madali lang naman palitan yung ka-business family. Just in case, itutuloy na po niya ang pagbablog. Well, bago po tayo magkalimutan mga idol, again, congratulations Busdib. Talagang nandyan ka na. Talagang isa ka ng ganap na vlogger. Wala pong halong pang-hype, wala po ito halong pang-uuto. Oo, pero naniniwala ako na kung papasukin mo ang larangan ng pagbablog, ay hindi ka mahihirapan. At naniniwala ako na ito ay isang malaking tulong sa ka-business dahil iba ang karisma na taglay mo. Magandang tingnan kung andyan na po. Sabi ko nga, di po ba, ka-business official, mayroon tayong Papa Dins, mayroon tayong Busdib, mayroon tayong Kagwang. At syempre sa susunod, kapag nagtuloy-tuloy ito, malay mo, mayroon din tayong Mrs. Ka-business. Ano po sa tingin nyo mga idol? Huwag nyo pong kalimutan, bigyan po natin ng suggestion lang naman po ito. Ano kaya ang magandang pangalan? Kung sakaling didiretso na si Busdib at gagawa na siya ng kanyang sariling channel. Please comment down below mga idol. Kaparte kayo ng reaction nito. Pero bago po tayo magkalimutan, siyempre, ayan, ka-business family, si Busdib, nandyan na po, pakisuportahan po natin. At ka-business official, ang ating pong ginigilaw na ka-business, Papa Dens, siyempre, andyan po ang Papa Dens TV. At siyempre, isama po natin yung po ating mga kagawang, by Papaya, by Intoy, Buknoy, andyan po si Bogi, si Bung, at si Bornok. At isama na rin po natin ang ating mga magigiting na mga reactors. Huwag po natin kalimutan anime reactors TV, Analisa Reality Vlog, Katangay PLC, Kalingap Torak, Almenda Mix Vlog, Mumpler's Channel, and Taong Gala. Hanggang sa sunod po na video mga idol, maraming pong salamat sa inyong pagsama.
So yung mga kabisnes, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabisnes Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.